Tuwing papasok ang panahon ng pag-aayuno o Semana Santa, malapit na yan. Bawal talaga ang karne, lalo sa mga deboto. Pero nothing to worry dahil to the rescue naman, ang ibang putahe ng mga pagkaing biyaya ng dagat sa ating lahat. At take note ha, mas healthy pa raw ang mga ito at swak pa sa diet ng mga gym buddies. Kaya tara na, tikman natin at namnamin ang mga seafood. So good! Alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Amen. Sa hudyat ng paglalagay ng abo sa noo, nagsisimula na ang kwaresma ng Simbahang Katolika. Ito rin ang paalala na mag-ayuno at magtika para sa darating na Semana Santa. Ibig sabihin, bawal muna ang pork o anumang uri ng karne sa mga naniniwala dahil sa pamamanata ng karamihan. Kaya ngang iba, ngayon pa lang, problemado na kung anong mga alternatibong pagkain at putahe ang dapat nilang ihain at kainin. Pero huwag mag-aalala dahil kami na ang bahalang magbigay sa inyo ng mga tips para sa mga bagong recipe at putahing pasok sa panlasa. Gamit hindi mga karne, kundi mga sariwang huli diretso from the sea. Mula Pangasinan sa hometown ng masasarap at malinamnam na Bangus Dagupan. Hango ang mga isdang ito na very versatile. Ibig sabihin kahit anong flavor o recipe ang ilagay, kayang mag-adjust ng mga bangus. Pero sa paraan lang daw ng pag-ihaw, nagkakatalo ang sarap ng serbisyo. Diyan expert, si Mr. Dagupeño. Sabihin nyo lang kung anong putahe ang trip ninyo at sila na ang bahalang mag-prepare para sa inyo. Yung Dagupan Bangus kasi popular siya sa quality and sa taste, so yun ang maasahan ng mga customers. Pag bumili kayo ng bangus sa amin, you are not only eating yung masarap na bangus but also nakakatulong tayo sa mga mangingisda. Ang dating kamatis at sibuyas na sahog noon, marami ng variation ngayon. Iba't ibang discovery and yummy recipe ang ipinakikilala ngayon ni Mr. Dagupeño. Nariyan ang bistek Tagalog, ginataang bangus, pero ang twist, walang sauce. Ang favorite ng lahat, inasal at bangus a la pobre. Yung akala natin na luto na pang pork, pang beef, pang chicken ay uubra sa bangus. Meron din silang baked bangus variants at mga frozen bangus na iba't ibang mga flavor. Good source of protein at omega-3 ang bangus belly. Ang mga gym buddies, ito ang alternative nila ngayon. Okay na okay. Ang sarap. Pasok na pasok sa pang-araw-araw na diet. Masarap bro. Hindi mo bigat kainin. Oo nga. Very light. Hindi nakakagilty. Healthy na, diet friendly pa. Saan ka pa, di ba? May delivery pa. Above expectation at level up food innovation ang hatid ng isang resto na kilala sa kanilang masarap na seafood dishes. Ito ang Above Sea Level. Sa main branch nila dito sa Moncada, Tarlac, unang nakilala ang kanilang popular na fried giant butterfly squid. So ipapasilip ko ngayon sa inyo kung paano siya naging masarap, kung paano yung pagluluto ng giant butterfly squid. So nakababad na siya dun sa secret ingredient ng Above Sea Level. I-deep fried na lang siya, i-mimix na dun sa butter, lulubog na natin siya sa kumukulong mantika. At eto na siya, rated Corina. It's judgment time. Pwede nyo na siyang tikman. Yummy! Ang sarap! Grabe talaga! Ang sarap! Di nakakasawang tikman! Ang version nila ng sisig imbis na karne, aba, pusit. Meron din silang squid tempura, ang kanilang mga sushi at maki, gawa din sa pusit. Huwag ding palagpasin tikman ang kanilang shrimp firecrackers at shrimp tempura. We make sure na quality and the precious seafood yung sinuserve namin. May seafood soup medley sila na maanghang at mainit-init pa.
at ang kanilang paella. Wow, talagang hindi tinipid. Dahil, kita nyo naman, hitik na hitik. May alimango, tahong, hipon, at syempre, pusit. Solve naman talaga ang cravings nyo sa kanilang bundle feast. Experience seafood at its finest, sabi nga. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Wait, there's more. Dahil hindi rin papahuli ang matatabang mga crab at hipon sa Rojas City sa Capiz. Hello, Dai. At kapag napapasyal talaga ako dito, walang diet-diet dahil napapa-cheap day talaga ako sa dieta sa sarap ng mga nakahain na mga seafood na luto ng aming Ilongga Chef. Mga seafoods to shellfish naman tayo dahil kilala din ang mga Pinoy sa hilig sa maaanghang na luto. Spicy shellfish naman ang ituturo ni Chef Shefu sa atin na taga Caloocan City. Ilalagay ko ito ng butter. Lagay natin yung tahong. Simpleng sangkap pero big time naman ang sarap. Siyempre yung ating dalanggal, Thai ginger, water. Lagi ng cayenne para spicy. Seasoning, siyempre yung ating curry powder. So, kailangan sa tahong, huwag siya masyadong overcook kasi pag na-overcook ito, ay yung laman niya ay didikit mismo sa shell. Uusok daw talaga ang bibig niyo sa anghang kapag natikman ninyo ang kanyang ipinagmamalaki na Thai seafood cuisine Pinoy twist. So, maglagay po tayo ng cornstarch para medyo sa steaky. Ayan, luto na ang ating spicy tahong with galanggal. Sa mga tahong lovers, ito ang perfect dish for you. Medyo maanghang. Sarap. Okay, sarap. Kung bet nyo naman ay talaba o oyster, mapapa 2 thumbs up naman kayo sa timplang ito. Tara, umpisahan na natin. Okay, marinate muna natin to. Kamintang durog, tapos konting lime. Iba ang amoy, ang aroma kahit simple lang din ang mga ingredients. Wala pang 15 minutes. Tapos na. Ito ang kanyang version ng oyster with Thai ginger. Maanghang siya, pero refreshing siya. Tapos bago siya sa panlasa. Wow! Ang sarap! Maanghang! Para sa mga tapang! Pwedeng-pwedeng ito na lutuin ng bawat pamilya, lalo na sa mahal na araw. Dahil optional po ito ang seafoods na napaka-healthy po talaga ito. Ayon sa isang kilalang eksperto sa beauty and wellness sa kalusugan, si Dr. Joel Lopez, nakakabata pa nga daw ng itsura ang pagkain ng mga seafood dahil sa collagen na makukuha dito. Ang seafood ay isang good source ng protein, fat at saka minerals. So, kailangan natin mag-seafood once in a while para makakuha ng sustansya sa pagkain. It's a step towards like having a healthier body. Sa dami ng choices at bagong mga discoveries sa mga recipe at luto ng mga seafood dito sa atin, hindi problema kung ano ang pwede natin kainin ngayong darating na Holy Week. Dahil mas poproblemahin natin ay kung ano ang una natin susubukang kainin at tikman, di ba? Swerte nating mga Pinoy dahil our seafood is really good. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa?
Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.